Bago nga tayong magsimula ay isang malaking shoutout kay Freddy Alejo. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking maliit na channel. Pag-usapan muna nga natin ang nag-trending kahapon. Ito ngang si Stanley Pringle ay meron nga daw kamukha sa Bay Area Dragon. At ang tinutukoy nga nila ay itong si Scotty Ewing. Si Scotty Ewing nga ang point guard ng Bay Area Dragons at ginamit nga ito sa Game 4 at Game 5. Ito nga ang sinasabing kamukhang kamukha daw ni Stanley Pringle ng Barangay Ginebra. Sino nga ba ang mas pogi sa dalawa? Si Stanley Pringle o si Scotty Ewing? Mukhang naisahan nga ng Barangay Ginebra at ni Coach Tim Kuhn ang Bay Area Dragon kahapon sa nangyaring Game 5. Dahil hindi nga inaasahan ng Bay Area Dragon ang gagawing game plan ni Coach Tim Kuhn at ang ginawang run ng Barangay Ginebra sa fourth quarter, kaya naman natalo sila. At wala nga silang maireklamo dahil napakapatas lamang ng naging laban at malinis ang mga naging tawagan. Ang naging problema nga ng Bay Area Dragon ay masyado nga silang nag-focus sa mga starter ng Barangay Ginebra at hindi nga nila napansin ang mga bench player na pinasok ni Coach Tim Kuhn. Ayan nga ang naging problema ni Coach Brian Gurjan. Masyado kasing nag-focus ang Bay Area Dragon dito nga kay Justin Brawley, Scotty Thompson, Jamie Malonzo, Christian Stan Hardinger at itong si LA Tenorio. At ang mga magic bunot nga ni Coach Tim Kuhn ay hindi nga nila napansin. Sabi nga sa report ng spin.ph, Gurjan regrets decision to double team Brownlee and leave Pringle open. Gurjan regrets care over MJ decisions as Brownlee double team backfires. Ayan nga ang naging problema ng Bay Area Dragon dahil mas nag-focus nga sila sa starter ni Coach Tim Kuhn at hindi nga nila napansin ang mga magic bunot at ang secret weapon ni Coach Tim Kuhn. Kaya naman nung fourth quarter ay talaga namang pinahirapan sila ng Barangay Ginebra at nakuha nga ng Barangay Ginebra ang magandang run. Ang tinutukoy nga na secret weapon ni Coach Tim Kuhn ay ito nga si Stanley Pringle na hindi nga pinapansin ng Bay Area Dragons, kaya naman pinatay sila sa mga tira sa labas. Barangay Ginebra Coach Tim Kuhn believe the Game 5 explosion of Phil American guard Stanley Pringle off the bench was the Gene King's big secret unveiled as they routed the Bay Area Dragons to close in on the 2022-2023 PBA Commissioner's Cup Championship, with starting playmaker LA Tenorio hurting his groin early in the second half. Kuhn called on Pringle's number, who did not hesitate to deliver when the time needed most. The Dragons don't know the history of Stanley a year ago, 2 years ago, or 3 years ago on how dynamic he can be. He's almost like a secret weapon for us against Bay Area. Ayan nga ang naging problema ng Bay Area Dragon sa Game 5 dahil hindi nga nila binantayan itong si Stanley Pringle at hindi nga nila na-scout ng mabuti kung paano maglaro itong si Stanley Pringle at mas nag-focus nga sila sa mga starting 5 ng Barangay Ginebra. Ayan nga ang malaking pagkakamaling ginawa ng Bay Area Dragon. Ang isa pangang problema ng Bay Area Dragons ay itong si Justin Brawley. Ang sabi nga sa report, Bay Area Coach Brian Gurjan admitted his ball club will continue to have problems in the PBA Commissioner's Cup Finals if Justin Brawley will continue to play the way he did on Sunday. Kaya naman ang Bay Area Dragons ay mukhang muli nang gagamitin ang kanilang import na si Andrew Nicholson at ang kanilang guard na si Glenn Young para sa Game 6 sa Wednesday upang makabawi sa Barangay Ginebra. At ito nga yung sinabi ni Coach Gurjan patungkol nga dito kay Andrew Nicholson at Glenn Young. Is there a chance that Nicholson will play in the next game? Yeah, there's a chance for both of us. So we're working very hard, and the fact that, you know, we've played 3 games in 5 days, we've got a 3-day period now, and we're hoping that we're going to get those two back.
But percentage-wise, Nicholson playing, percentage-wise, how's the chance of playing, him playing the next game? Percentage-wise, like 100%, 90% will he play? I'd say 50-50. I knew tonight was a struggle, but I think there's, you know, if we lose, we're out. You know, it's to that point. So if there's any chance, we'll roll the dice. So I'm putting 50-50 there, and I'm putting, you know, 75-25 on Glenn.